Merong iba't ibang failure sa column o poste ng isang struktura. Pwede itong failure due to compression, failure due to bending, at failure dahil sa shear. At ilan sa mga possible causes o dahilan nito ay maling design. Hindi sapat yung sukat ng poste, kulang ang laki at dami ng bakal, kaya ang outcome, hindi magiging sapat yung lakas ng poste para buhatin yung load o bigat na bubuhatin nito. Pwede ding tama yung design, tama ang sukat, tama ang laki at dami ng bakal, pero mali ang pagkakagawa. Workmanship. Alright, let's try to analyze itong failure ng poste na to. On my assessment, ito ay under sa shear failure. At ang mga causes nito ay first, it is obvious na hindi naging sapat itong lateral ties na ginamit dito. We can assume na itong main bar na ginamit nila ay 16 or maybe 20 mm. And itong ties ay probably 6 mm. Take note na ang minimum na diameter ng lateral ties at stirrups ay 10 mm. By the way guys, sa column o poste, lateral ties ang tawag dito. Pag sa beam naman ito ginamit, tawag naman dito ay stirrups. Bukod sa maliit yung diameter ng lateral ties, mapapansin din natin na sobrang layo na ng mga distance na ito. And second reason, hindi tama ang location at ang naging paraan ng pagdudugtong ng bakal. If we look closely, makikita natin dito na parehas ng location yung mga failure o kung saan nabali yung mga poste. Kaya napaka-importanteng i-consider ang tamang location at haba ng splicing o dugtungan. Ayaw natin mangyari ang ganito sa mga projects natin o sa mga bahay natin. Kaya today, pag-aaralan natin kung paano ba maiiwasan ang mga ganitong failure. Actually, hindi ito yung main topic natin. Pero along our discussion, mapag-aaralan din natin ang mga yan. Kung saan ba pwedeng magdugtong ng bakal, ilan ba dapat yung haba ng dugtungan, at ganun din yung tamang paraan ng pagdudugtong. Ang content na to ay continuation ng series natin ng Estimate, nitong two-story house with roof deck. So kung di mo pa napapanood yung unang video, eto yon, Estimate ng bakal para sa footing, part 1 ng series natin ng Estimate. Ilalagay ko yung link sa description below para mapanood mo din to. Anyways, let's start. So, quick recap lang tayo. So, on the part 1 of this video, natapos natin yung estimates ng rebar o bakal para sa footing. Today, subukan natin tapusin ang estimates ng bakal para sa poste at footing tie beam. Unahin na natin ang estimate ng bakal para sa poste. So, ang kailangan lang natin dito ay yung schedule o detalye ng poste. Punta tayo dito sa AutoCAD. So, mula dito sa plano, makikita natin yung size ng mga poste natin. So, yung C1 or column 1 ay may size na 300 by 300. At yung bilang ng vertical bar ay 8 pieces, 8 piraso. At yung diameter ng bakal ay 16 mm. And meron tayong C2 or column 2. Parehas ng size ng C1. Pero this time, 6 na piraso na lang ang vertical bar. Check lang natin kung saan designated yung C2. So as per plan, yung C2 natin ay located sa grid line A4 at A6. So ito yung location ng C2. So, dalawa lang yung C2 and the rest ay puro C1 na. Alright, so alam na natin yung bilang at laki ng vertical bar na gagamitin sa mga poste. So ngayon, ang sunod naman natin gawin ay alamin kung gaano kahaba ang vertical bar na kailangan natin. Para magawa yon, punta tayo sa elevation plan. Dito tayo sa 3D para mas madaling intindihin. So ito, unahin natin estimate ang bakal para sa C1 o column 1. So isolate lang muna natin
itong part na to. Alright. So, ito yung lalim ng footing natin. 1.5 meters. So, mula dito sa elevation, ito na yung magiging basis o basihan natin sa pag-compute ng haba ng bakal para sa vertical bar. By the way, guys, just a quick information lang, no? Bakit 3.5 meters yung taas mula sa footing tie beam hanggang sa soffit o baba ng second floor beam? So, ito yung NGL o natural grade line. Para malaman mo kung ano yung NGL o natural grade line, punta ka lang sa labas ng bahay nyo. Yan yung elevation ng lupa kung saan tumubo yung mga damo o halaman. Considering na wala pang nangyaring paghukay o pagtambak ng lupa sa lugar na yan. So mula sa NGL, meron akong dalawang patong na hollow blocks. So yan na din yung kapal ng backfill o tambak ng lupa. Kasama na dyan ang base course. Base course o ito naman yung tambak ng bato na may kasamang buhangin bago magbuhos ng slab. So 0.4 meter o 400 millimeter ito. And then, yung kapal ng slab na 100 mm. A total of 0.5 meter o kalahating metro. So naka-elevate o nakaangat yung ground floor slab natin ng 0.5 meter mula sa NGL. Ang purpose niyan ay para hindi tayo pasukan ng tubig pagka umulan ng malakas. So yung clearance mula sa ground floor slab hanggang sa baba ng second floor beam naglalaro sa 2.9 to 3 meters. Para sa akin, good clearance na yan para makapag-design pa si architect ng magandang ceiling. Anyways, so ang gagawin na natin ay kumpitin ang haba ng vertical bar. Easy na lang yan since meron na tayong elevation. So i-add lang natin itong mga to. 1.5 plus 3.5 plus 0.4 plus 2.7 plus 0.35. That is equal to 8.45 meters. Alright, so alam na natin tong total height mula sa baba ng footing hanggang sa pinakataas na bahagi ng poste. So ngayon, bawasan naman natin ng concrete covering. So less concrete cover para sa bakal ng footing na 75 mm, less concrete cover sa pinakataas na bahagi ng poste, less 40 mm. Again, napaka-importante ng concrete covering dahil yan yung nagsisilbing protection ng bakal para hindi ito kalawangin. Mas makapal ang concrete cover ng footing kumpara sa poste dahil mas prone ito sa tubig. Though ang poste ay exposed sa ulan, exposed din ito sa araw. Kaya mabilis lang yung drying period. Not unlike sa footing na consistently exposed sa lupa na may taglay na natural moisture content o tubig. Alright, so nabawasan na natin ng concrete covering. It is now equals to 8335 mm. And lastly, i-add naman natin yung mga haba ng hook natin. So plus 16 dB or 16 times yung diameter ng bakal na gamit natin para dito sa hook na nakalapat sa footing. So plus 16 times 16 plus itong hook natin dito sa termination ng bakal sa taas ng poste. Plus, let's say 150 mm para hindi congested yung mga bakal. Congested ang term pag masyado nang madami at dikit-dikit yung mga bakal. Wala nang madaanan yung mga gravel o bato na nakahalo sa konkreto. Tulad nito. So, add lang natin itong mga to. That is equals to 8741 millimeter or 8.74 meter. Alright. So, alam na natin yung kailangan nating haba ng bakal para sa vertical bar. So, ngayon, mula sa mga commercial length, pipili na lang tayo kung ano yung orderin natin. Kung saan tayo makakatipid. Ibig sabihin ng commercial length, ito yung mga haba ng bakal na mabibili sa hardware. Merong 6 meter, 7.5 meter, at 9 meter. Again, 8.74 meter ang kailangan nating haba ng bakal. So, kung 6 o 7.5 meter ang orderin natin, bitin yung haba. Kailangan pa nating magdugtong.
Kaya dito tayo sa 9 meter. Pasok sa requirements natin. Ang magiging wastage o sobrang putol na bakal mula sa 9 meter equals to 0.26 meter. So maliit lang ang wastage natin dito. Ang tanong, ilang 9 meters ang kailangan natin orderin para sa lahat ng C1 o column 1? Madali lang yan. Ang kailangan lang natin gawin ay bilangin lahat ng C1. So mula dito sa plano, bilangin lang natin kung ilan lahat ng C1 o column 1. So ito, merong 11 na C1. And ayon dito sa plano, sa isang C1, kailangan ng 8 perasong vertical bar. So para ma-compute yung total na dami ng vertical bar para sa 11 na C1, i-multiply lang natin itong 8 perasong vertical bar sa 11 na C1. So that is equal to 88 pieces. So ito na. Ito na yung bilang ng o-orderin nating dami ng bakal para sa 11 na C1. 88 pieces na 16mm by 9 meters. Easy lang, di ba? Pero teka, paano kung yung mga hardware sa inyo ay walang available na 9 meters? Let's say, 6 meter at 7.5 meter lang ang available. Paano na? In this case, kailangan na nating magdugtong kasi bitin na yung haba ng bakal. The question is, saan pwedeng magdugtong? Ilang percent ang pwedeng dugtungan? At ilan dapat ang haba ng dugtungan para maiwasan ang ganitong failure o pagka-damage ng poste? Guys, puputulin ko muna itong video natin dito dahil medyo mahabang usapin yung part 2 nito. At para hindi din kayo malito, please check the description box below. Ilalagay ko dyan yung link ng part 2 ng video na to. Kasama na dyan yung estimate ng lateral ties at yung kulang pa natin na vertical bar para sa C2 o column 2. Make sure na mapanood mo yung part 2 nito para malaman mo kung paano maiwasan mangyari ang ganito sa mga poste ng bahay mo. Alright, see you in the next video.